Good morning guys, welcome to my YouTube channel, Iggy Fishing Adventure. So another fishing adventure na naman tayo ngayon guys, fuel casting pa rin. So andito pa rin ako sa spot, sa ano guys, sa Pulo Pasig. Yung mga bugaong, yung mga kadalasan na ano na dito guys. Minsan may talakitok din. Huli guys, may mahuli pa rin tayo ngayon. So ang oras ngayon guys isa 5:10. So maaga talaga akong bumunta dito guys para mahaba-haba yung pag-fishing natin ngayon dito. So mga 6:30 uwi na ako kasi trabaho pa guys. Okay, sit up na ako. Okay, tapos na guys. So yung unang gagamitin ko ay popper pa rin. So hindi lang popper yung gagamitin ko ngayon, try natin yung ibang ano, mga DIY lures ko. So ayun guys, umpisa na tayo mag fishing. Okay, first cast. Shout out muna tayo guys. Shout out kay John Paul Ikamer from the Pulog. Hello bro, kumusta po? Kay Butcho Fishing PH, mayroon po siya mga gawang magagandang lure G guys. Kung sino po yung gusto, may gusto, search nyo lang po sa FB Butcho Fishing PH. At shout out din kay Sir Edwin Ubinki. Hi sir, kumusta po? Ayun. Gulat ako nun na. So ang gamit na sikap ko ngayon guys ay ganun pa rin, Ultra Power UV 1000 series. Yung rod ko ay Tony Calis UL rod. Yung braid ko ay J-braid 6 pounds. Yung leader line ko ay Sunline Siglon 10 pounds. So ayun guys, strike na kayo para maganda yung ano natin, para hindi tayo mapahiya sa mga viewers. Kinandali na siya. So right guys, first catch, first fish is nettle fish. Ayun siya guys, malaki na rin. So dadalhin natin ito. Okay, nice one. Bago tayo magkasulit guys, pag ganyang isda na ano, nag-strike, check natin yung leader line natin. Baka may ano. Yan, kadalasan kasi yun ang nangyari sa akin. Hindi ko na-check yung leader line, kaya puto lagad. Yan eh, may gas-gas konti, pero okay pa naman. So cast tayo ulit.
Uy. May ano ngayon guys. Buti nakauna ako ngayon. Ayun guys, tawag sa amin dito baling. Yung alam ko bawal yan eh. Pero may ano pa rin. Gumagamit na ganyang lambat. Baling. Eh, nireklamo ka? Lang. Sana hindi sila abot dito. Baka magawa nila ako ng kaligayahan. Yung baka kasi hindi yan mag-iisip ng ganyan eh. Kahit may nang namimingwit, aarya pa rin sila ng lambat. Ayan, isang, 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 isang. Isang. So, yun na ang hinahanap, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Talakitok. Malaki na rin. So, dadarin ko na. Ayan siya. Ayan siya. Sama na kayo ni Goldfish. Diyan. Okay. Nagkagulat yung ganyang isda guys. Talakitok. Malapit lang mag-strike. Sana may kasama pa. Sorry, sorry. Buenas mo na ma. Putot. Kala ko isda na. Pistrike yung una kasi. So yun guys. Medyo marami plastic kasi dito guys. Sana pag-ingatan naman yung ano dito. Lugar na to kasi alam nyo yung ano lang ha, yung nagtatapon ng mga basura sa dagat. Sana ingatan nyo, pahalagahan nyo kasi dito din tayo kumukuha ng pagkain, ulam. Daming ano dito guys. Ano? Plastic sako, may pampers ba? Kaya nga maraming bugaong dito. Oy. Yan ang isipin yung mga taong taga ano, taga tapon ng basura dito sa dagat. Hindi nyo na ba naisip na ano, dito rin tayo mukuha ng mga pagkain. Kaya sana ano, mapansin to sa barangay. Kasi ang dami talagang plastic at saka ano dito guys, sako.
dito talaga nila tinatapon yung ano, yung mga basura nila dito. Tapos ayan oh, may nang lambat taga rito yan. Sana pahalagahan nyo yung ano natin, dagat. Ay, pwede namang ipasok sa sako yung basura, tapos pwede namang mag-hukaiba, tapos libing. Yun, simple na paraan lang yun para maano, maingatan natin yung mga ano, yung dagat natin. Ayun. Yun lang, yung basura ilagay sa sako, pag napuno maghukay lang para i ano, libing. Ayun. Hindi naman yun kahirap-hirap na maghukay para ilibing yung ano, yung basura. Sana naisipan nyo yan, mga ano dito. Wala na. Wala na nag-strike ah. Parang bugang to guys, laki ah. Ito, isang kilong bugang na naman guys. Bigat. Yeah, lucky. Grabe. Ang lalaki ng mga bugaong dito. Kilala kong kaliskis mo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Guys, check natin guys yung bibig niya, hasang baka may gold dito. So dadasin ko na to guys, lilinisan ko lang ng maigi. Ayun, kakain naman ako nito guys, basta lilinisan lang mo ng maigi. Yan, layo. So ayun guys, mag-iisang kilo na din na bugaong na naman. Katulad sa nahuli ko dati. So check natin yung hook natin. So hindi naman siya na ingat. Naunat pala. Okay. Malaki naman nun. So lililisan lang natin ng maigi guys bago natin lutuin. Kasi kumakain talaga sila ng yan ng ano. May panahon na kumakain talaga sila ng dahil. So hindi lang naman bugaong kumakain ng tae talaga guys. Yung number one talaga guys, yung katulad sa sinabi ko na sa unang vlog, kito, danggit, pusit, mungit, mulmul. Hindi totoo yan. Yun talaga guys, yun ang kumakain talaga ng tae. Kasi nakita ko talaga dun sa ano guys, yung nangunguha ng itong mungit, danggit, pusit, ganun. At
yung tawag na kaban-kaban ba yun, na isda yun, tae talaga yung ayun na naman tayo tae. Nag-story na naman tayo sa tae. Ayan guys, yun, tae talaga yung tae nila guys. Sinungalin ka! So, kahit ay, natawa na lang ako. Tae pa rin yung ano natin. Hindi guys, hindi. Kakain talaga sila ng ano guys, pag lalo na pag ano, wala ng ibang makain guys, pag gutom na talaga sila. Kasi pag ganyang ano guys eh, yung isda, pumupunta talaga sila sa yan, sa mga mababaw na area guys, para maghunting ng maliliit na isda. Siguro na pagkamalan nila ng isda yung kulay ano, parang sitya. Napagkamalan lang siguro guys, ayun, nakatae ng tae. Ayan guys, fish on. Ito, nakadali na yung ano natin guys. Uy, laki ng ano. Ayan. Ito yun guys, ang laki ng chi ta. Ayan guys, nakadali na yung pinsilo natin. So nagdadaga ng tae. Aw, bugaong ko lang. Nandila mo lukot-lukot eh. Ayun guys, strike na naman. Nag-strike kayo. Kagat. Ayun. Fishon guys, fishon. Fishon. Si tae at bugaong pala. Pugao. Ang lakas niya. Kasi ano lang sila taas. Tawalan natin guys. Kasi maliit pa. Ayan. Fishing guys. Fishing. Bugiin pa rin guys. Ang laki ng bugi. So, siyempre, dadalhin ko kasi malaki. Alright guys, so uwi na ako guys. So dito na nagtatapos yung fishing adventure natin. So mga 2 kilo ata yung huli ko ngayon guys. Tapos ano, sana guys huwag yung kalimutan mag like, share and subscribe.